Hello, mga anak, mga po. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo lahat? So, anyway, sana nasa mabuti kayong kalagayan ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Dito, lumalala na naman yung isang klaseng variant na yan. I don't know. So, kaya kailangan lang mag-ingat. Lalo, I mean, matanda na ako, pero talaga hanggat maaari, ayaw namin lumabas. Punta lang sa tindahan. Yun lang ang purpose ng lakwacha. Wala na. Mahirap ma-expose. Okay? Maraming tao pa rin matitigas ang ulo. Na kung kailan, tinamaan sila, huli na. You know? Huwag natin tularan yan. Mag-isip tayo mabuti. Kung gusto nyo pang makita ang magagandang blessings ng Panginoon, ingatan nyo yung katawan ninyo, ingatan nyo yung sarili ninyo ngayon pa lang. Huwag muna ninyo susubo yung sarili nyo kung saan saang lugar. Diyan nila nakuha yan eh. Yung mga gathering nila dito. Yun, July 4th. Yung mga, nasa airport din. Yung mga nagbe-VIP, nagbabawal na naman yan. Malapit na naman. Baka mag-lockdown na naman dito sa Amerika. Dahil tumataas ang cases ng mga ano, nasa hospital. Dumadami na naman ng mga pasyente. Sabi nila, yun daw yung mga taong hindi pa nagpapavaccine. Pero, you don't know. So anyway, mga anak, gusto ko lang mag-share, no? Title, Lead by Example. Okay. Maging example tayo para magaya yung mabuti sa atin. Kung katulad sa mga anak, you know, gusto ko shout out dito si, you know, Kilabot Channel. Kilabot Channel, meron siya yung itong mga apot anak, no? Si, you know, si Russell, si Red, si Koichi, pati na rin yung kanyang yun ang kanyang mga tiyanak. yung kanyang tikma lang, si Eagle, yan. Kumbaga, si Kilabot Channel, PWD yan ha. Pero alam niya kung ano ang nararapat na gawin, na maingatan ng mga bata. You know, kasi si Doris ang pangalan niya, very talented talaga siya in a way. Yung Kilabot Channel, sa totoo lang, ayoko ng horror movies ano, o horror shows, whatever. Basta horror, ayoko yan. Kasi sa akin, lakson yan sa akin eh. I mean, takot ako. Ayoko manood ng itatakutin ko sarili ko. Though, meron siya mga palabas din na medyo kalmado naman. No? But anyway, ang sa akin, sinasabi ko dito, yung galing niya, yung pagiging talented niya, hindi lang doon sa kanyang mga sinusulat. Pati sa kanyang pagpapalaki sa kanyang mga anak o apo. May apo siya eh. Pati ang asawa niya. So, kahit na meron siyang kapansanan, hindi hadlang para disiplinahin ang mga bata. Kaya yun nga, pinapakita din niya sa mga anak niya na meron din siyang disiplina. You know, kasi sila, pinalaki sila, maliit pa sila, pinalaki na sila ng kanilang mga magulang na sumalangit na umalis na nawala na yung tatay niya. I don't know kung tinamaan ng COVID, hindi ko masyado naintindihan yung story. Pero matagal na, 6 months, maybe 3 months, I don't know. So anyway, si Doris, pinalaki siya ng mga magulang niya ng maayos. Kaya daladala niya yun hanggang sa pagtanda niya na nakita niya nakabuti sa kanya. Kaya kailangan ganun din ang palakad niya sa mga anak niya at apo. In a way, kailangan may time tayo eh. Di ba? May time tayo sa mga pagdidisiplina sa mga anak natin. Sabi nga niya, iba na rin kasi ang takbo ng ulo ng mga bata. Kasi ganito yan. Sa akin lang to ha. At saka, experience ko to. Saka si ano pala, mention ko na rin to, si Jennifer Bungkarasan Family. Okay, ayan si Janessa, si Rona, si John Rick at saka si Anthony. Ayan, mga nakilala ko na yan. Mula nagsimula ako sa, dito sa YouTube, nakilala ko sila. Ito si Jennifer, isa rin, ano, talagang disciplinarian, you know. Hindi siya nagtrabaho, ayaw niya magtrabaho, ayaw niya iwan mga anak niya. Yan ang number one, kaya yung asawa niya lang nagtrabaho na kahit anuman yung sweldo ng asawa niya, eh masaya sila, pinagkakasya nila. Kasi ang habol ni Jennifer, yung intentions ni Jennifer ay mapalaki ng maayos sa mga bata.
na hindi mapapariwara. Kasi may mga dalaga na rin siya. Dalawang babae niya at saka dalawang lalaki. Kaya talagang ang disiplina ginagawa niya sa mga gadgets naman, ano? Sa gadgets, talagang may oras. Pagkatapos ng school, 5 o'clock yata, kinukuha na niya yung mga gadgets. Wala nang pwedeng gumamit. Kasi sinusupervise niya talaga ang mga pinapanood, yung ganon. O kung ano yung ka-text. You know, pero so far, okay yung mga anak ni Jennifer din. Si ano naman, si Kilabot, sabi nga niya, Lola, alam mo ba, pagka nanonood ako sa'yo, nilalaksan ko yung volume kasi para marinig din nila na pag nakikinig ako sa'yo, pinaparinig din na, daw niya. I mean, hindi ko sinasabi maganda yung mga video ko, no? The thing is, meron akong mga aral na tinuturo ni Kilabot Channel para makapulot ng maayos. Kasi totoo yan, yung utak ng mga bata. Kailangan i-feed natin ng maayos. Kasi kung hindi i-feed ng mga magagandang mga kwento or you know, mga salita, maliligaw sila yan. Dahil walang nagtuturo sa kanila. Kailangan may tutok tayo sa mga anak natin. Hindi natin basta pababayaan mag-explore yan. Dahil ano sa panahon ngayon, hindi nila naintindihan ang nangyayari sa mundo. Basta minsan mga bata gaya-gaya. Bawal yun. Yan, disiplina. Katulad nga yan, yung mga gadgets, ginagamit lang pag oras ng schooling. Tapos, wala na. Pagdating ng weekend, binibigyan pa rin niya ng time, kahit na mga 5 hours, para maglaro. Kasi yun lang mga gusto ng mga bata. Dahil mga anak na lalaki, gusto nila mag-games. Okay, pwede yan. Basta, supervise nyo. Tsaka hindi pwede yung mga violenting games. Yan. Ayaw din ni Jennifer at saka ni Doris na ma-expose yung mga bata sa mga ganong violenting games. Mahirap yun eh. Nakaka-apekto talaga yun. Psychology. I mean, honestly kasi ako may background ako psychology. Ang problema ko, hindi ako nag-graduate. Nag-asawa kasi ako. So, gusto ko talaga ang psychology noon pa. Maganda talaga mga grades ko dyan. Kaya nung nag-asawa ko, sabi nga ng professor ko, naku naman, sayang. Sana ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Wala na eh. Natutok na ako sa anak ko. So, anyway. Kaya ako, nagsishare ako. Kasi yung iba niyan, talagang napag-aralan ko yan sa psychology. I mean, hindi lahat, ano? Kasi yun sa akin, yung mga actual eh. Yung mga talagang nangyayari. Yung ganon. Eh, back sa psychology class, syempre may mga behavior lang pag-aaralan mo, ganun. So, nakapulot ako kahit paano. Pero sa buhay ko, hindi ko inisip yung pagiging psychologist. Kundi yung kailangan ang relasyon mo sa Panginoon ang importante. At saka marunong ka makiramdam sa tao. At saka iiwas tayo na yung mga bata makakakita sa atin ng hindi maganda. Para hindi nagagayahin. Yun nga, sinasabi, kung ano yung pinapakita mo sa mga anak mo, may chance na nagagayahin nila yan pagdating ng araw. Na bata pa sila, pag hindi mo sila nagabayan ng mabuti, talagang gagaya yan. Kung ano yung nakikita sa'yo. Kaya nga, lead by example. So kung gusto mo maging matino mga anak mo, kailangan matino ka din. Saka pakita mo na mabuti yung ginagawa mo. Di ba? Eh, katulad nga yung sample ko na yung reaction video ko nga na tungkol dun sa nanay dahil sa pera. Dahil sa pera. Sinubo pati anak niya sa mga kabastusan. Oh, ngayon, kailangan mag-therapy yung mga bata. Kasi bata pa eh. Eh, 2 years old lang yata, 3 years old ang sinubo niya eh. Dahil lang sa pera eh. Hindi pwede yun. Ito si Doris at saka si Jennifer Bungkaras. Simple lang sila mamuhay. Hindi sila ganun kayaman, hindi ganun karamiya. Pinagkakasya nila kung ano meron sila. Pero masaya sila. Yun ang importante. Kahit na matuto din ang mga bata na kontento sila. Hindi nila ini-spoil. Kailangan ng gadget dahil sa school. Sige. Pero may disiplina. Oh, yung skwela yata is hanggang 3 o'clock maybe. Pagdating alas 5, wala nang gadgets.
talagang kailangan magkaroon kayo, mag-set kayo ng time sa mga bata. O sige, bibilang kita ng cellphone, pero ito, usapan natin. Gagamitin mo lang to mula 9 o'clock ng umaga hanggang alas 5. Totoo yun. Dapat lang. Ako, hindi ako nag-worry na sa mga anak ko, no? Kasi nung nagsimula sila magkaroon ng cellphone, halos college na. So, kumbaga may disiplina na talaga sila. Pang-emergency lang ang cellphone sa kanila. Pero ngayon, syempre may edad na, marunong na sila. Hindi ko na sila kailangan tuturuan. Pero pinapaalalahanan ko pa rin dahil nga yung mga scammers, yung mga hackers, you know, huwag kang magre-respond, may makipagkilala sa'yo, huwag mong pansinin, i-block mo na kagad. Hindi mo kilala, i-block mo. Bakit may entertainin? Sasayangin mo oras mo sa hindi mo kilalang tao? Eh kung mamamatay tao yan, eh marami nangyayari, di ba? Nagpapanggap na gwapo daw, picture lang. Tapos sabi nung isa, niyayaya niya mag-video call. Tara, video call tayo, ayaw. Bakit? Eh, merong gagong isip yon. Kaya, ganun pa lang, makiramdam tayo. Kahit yung mga bata, bigyan nyo na ng idea, ito ang uso ngayon. Kaya huwag kang sasagot kung sino tawag sa'yo, hindi mo yung kilala, baka kunin ka sa akin, sige. Wala na, hindi na kita makikita. Ganyan ako magkwento sa mga anak ko. Maliliit sila. Pagka, halimbawa, mayroong kapitbahay o kaibigan, o sasama ka, ganun-ganun. Huwag ka sasama. Mama, si mama, kausapin mo. Hindi pwede, hindi ako nagdi-desisyon. Yan, ganyan ako sa mga anak ko. Ngayon, sabi ko, sige, kung kinuha ka, paano, hindi na kita makikita kahit kailan. Baka katayin ka. At totoo yan, kailangan kwentuhan niya mga bata ng ganyan. Kasi nga, hindi nila alam kung ano nangyayari sa mundo. Ipaliwanag ninyo in a nice way. Magbigay kayo ng mga examples na sa mga balita na narinig ninyo. Tingin mo itong batang to, kawawa naman. Ang saya-saya niya kasama magulang, tapos sumama sa ganitong tao, hindi niya kilala. Ano nangyari? Wala na, pinatay na. Explain niya yan, mga, may isip ang mga bata eh, kasi nakaka-pick up nga sila eh. Eh, mas maganda if i-feed natin sa kanila yung mabuti eh. Para hindi na sila ma-expose sa pangit, meron sila ma-encounter na hindi maganda, alam nila paano nila i-handle kasi naturuan na sila. Yun nga, saka kailangan pakita rin natin na matino din tayong magulang. Kasi kung gumagawa ka ng kalokohan, nakikita ng anak mo. Oh, hindi yan gagaya sa'yo. Susunod lang ngayon. Pero bukas, pag tumanda yan, gagaya sa'yo. Gagaya sa ginagawa mo. Hindi siya makikinig sa mga pangaral mo. Mas nakikita niya yung maling ginagawa mo. Doon siya sa maling ginagawa mo, gagaya. Kasi parang, oh, kasi magulang gaya. Sige, totoo. Legal. Yan yung gano'n. Pwede yan kasi magulang ko ginagawa yun. Blah, blah, blah. Maggagawa pa ng mga alibis ang mga anak nyo. Gagawa pa sila ng excuses. Na magsisisi ka din dahil nakita sa'yo eh. Na ginagawa mo. Di ba ma, ganito ginagawa mo noon, blah, blah. Nakakahiya, susumbatan tayo ng anak natin dahil sa ginagawa nating masama. Di ba? So anyway, nagsishare lang ako. Basta, sabi ko nga, lead by example. Kung gusto mo mabuting example sa mga anak mo, pakita mo mabuting gawa. Eh kung maglilid ka na masama ang ugali mo, yung mga anak mo, malayo. Hindi malayong magiging masama din dahil nakikita masama ang ginagawa mo. So anyway, mga anak, nagsishare lang ko. Anyway, ito lang ha. Basta nagre-rest back ako, mabagal lang ako, pasensya na. Pero talagang sasagutin ko kayo, huwag kayong mag-alala kasi yung ibang videos ko muna inuuna ko, you know, kakaya din sa kanila, matagal na sila naghintay. I mean, you know, maghintay ka lang naman basta sumasagot ako. So anyway, shout out ko ulit dito si ano ha, si Janessa, Rona, Janrick and Anthony, yung anak niya, Jennifer Bungkaras and family. Tapos ito naman si Doris, si Kilabo Channel, andyan si Russell, si Red Koichi at saka yung kanyang tikbalang si Eagle. Anyway, nakikita ko to mga to. I mean, kahit sa kwentuhan lang, masaya sila. Kahit na, you know, maraming problema sa mundo. Hindi nila pinapa-apekto sa mga anak nila yan. Basta nag-iingat lang sila. Yun ang importante. Tsaka disiplina pa rin. Maraming nangyayari sa mundo ngayon.
nagte-take advantage yung mga siraulo, nasisiraan na sila ng bait eh. Kasi nga, hindi normal ang mundo eh. Yung bata kinikidnap, kasama mo na, naglalakad. Yan, dito, nangyari dito yan, sa New York. Meron pamilya yata sila, nanay at dalawang anak na babae, yun ang lalaki yata yun. Biglang tumigil yung sasakyan, hinablot na kagad yung bata. Naku! Kaya huwag kayo, hindi biro, kaya mag-ingat kayo talaga, umiwas kayo. Yung mga bata sa loob lang ng bahay, huwag na kayong lalabas. Pagka nahuli kayo, pagka napulot kayo, nakawin kayo, hindi nyo na makikita ang mga magulang ninyo. Kaya mag-ingat kayo mga bata, makinig kayo sa mga magulang ninyo. At mga magulang, ayusin yung pakikipag-usap sa mga bata. I-guide ninyo sila ng maayos para lalaki sila ng maayos. Gusto nyo nga, lead by example too. Pakita nyo na mabuti rin kayong magulang para lumaking mabuti ang mga anak natin. So anyway, be kind to one another. Be a blessing. You know, mag-share kayo magandang salita. Diba? Katulad nga sa Bible, diba? Kailangan nang ibabasa ka ng Bible. Kahit hindi ka magbasa ng Bible, kung di mo naintindihan, mabuting gawa at kilalanin mo ang Diyos. Andiyan ang Diyos, hindi siya nagpapabaya. Pinanunood niya tayo. Pero, dumikit ka na sa kanya. Kausapin ninyo siya palagi. Okay? Be a blessing to one another. Be safe. And bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang.